hating-hati po ang reactions na itong mga pulahan dito sa statement na ito ni Marcos Jr. tungkol sa paggunita ng Ninoy Aquino Day. Hating-hati na ang ibig sabihin, or ito ay isang patunay na naman na wala naman talagang unity ang mga yan. Minsan hindi nila alam kung paano timbangin ang mga bagay-bagay at kung ano yung tama at dapat paniwalaan tungkol sa kanilang idolo. Sa maniwala man kayo at sa hindi, kayong mga pulahan, wala po kayo ni isang dapat paniwalaan sa sinasabi netong sinasanto nyo na nasa Malacanang. Sabi nung isa, ito daw na pahayag ng pagsuporta na ito ni Marcos Jr. sa Ninoy Aquino Day, ito daw ay kahanga-hanga. Kahanga-hanga daw itong ginawang ito ni Marcos Jr. na ang ibig sabihin, kahit gaano daw karaming kasamaan ang ginawa ng mga Aquino sa mga Marcos, mantakin nyo, binabaliktad. Baliktad na po talaga ang nangyari sa ngayon. Diyos ko naman, anong klaseng lason? Ano ang lumason sa kaisipan na itong mga kababayan natin? Nabaliktad na ang kanilang paniniwala at kaalaman. Yun daw, napakaraming kasamaan ang mga Aquino na ginawa. Pero wala pa rin daw ni katiting na paghihiganti na makikita mula sa pamilyang Marcos. At patunay nga po dyan, ito daw na pagsuporta ni Marcos Jr. dito nga sa Ninoy Aquino Day. Wow! Ganyan po. Kaya minsan isipin natin, no, nakakaawa itong mga kababayan natin na nalason, na paniwala ng mga sabi-sabi. Okay, ito yung isa sa pinakadahilan kaya tayo bilang bansa ay nahihirapan talagang umahon dahil naandun pa rin tayo sa taliwas na paniniwala. Alright, sabi naman ng iba, yung ibang pulahan po ay medyo may galit kay Marcos Jr. ngayon, marami din yan. Dahil nga, etong sinabi niyang ito tungkol sa Ninoy Aquino Day, basahin muna natin. I stand united with all Filipinos worldwide in commemorating the Ninoy Aquino Day. By standing for his beliefs and fighting for battles he deemed right. He became an example of being relentless and resolute for many Filipinos. Maganda yung binitawang salitang ito ni Marcos Jr. Totoo. Totoo itong kanyang mga pahayag na to. Hindi lang natin alam kung ito ay bukal sa kanyang puso. Dahil katulad ng una kong sinabi, posibleng ito ay pagkukunwari. Dahil sanay naman dyan ang mga nasa Malacanang. Malacanang pagkukunwari, para kuno nga ay purihin sila na hindi sila nagtatanim ng galit, wala kuno silang paghihiganti. My God naman, sino ba naman kasi ang paghihigantihan nyo? Ay hindi po ba't according to the records, kayo ang may napakalaking pagkakasala sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Tapos kayo pa yung may ganang maghigante? What the heck? Okay, balikan natin. Bakit nga ba galit itong ilang pulangaw or pulahan dito nga sa pahayag na ito ni Marcos Jr.? Eto, tingnan nyo. Sabi nung isa, I feel he has this deep longing to be accepted. Unlike by everyone, the detriment of what many had fought for is specifically away from the yellow budol. Gusto lang daw na maging accepted na itong si Marcos Jr. kahit daw sa ating mga kakamping. Never in our entire life, in our wild dreams, na pwede nating matanggap ang mga Marcos. At walang problema yon. Walang problema doon dahil yun po ay ating paniniwala, ating kaalaman, ating paninindigan. Okay? Hindi tayo basta-basta mababali, hindi tayo basta-basta mapapaniwala sa mga positibong nagawa ng mga Marcos. Kahit ano pa, or kahit yung iba kasi madaling mapaniwala, madaling kuno ay magkunwari na sila ay naniniwala dahil sa mga kapalit. Ay hindi po madadala dyan ang mga totoong nag-iisip na mga kababayan natin. At karamihan dyan, syempre, ay ang mga kakamping. So, totoo ba yun? Nagusto rin kuhanin natin si Marcos Jr. ang simpatya at suporta ng mga kakamping, yung tinatawag nilang dilawan at kung sino pa na hindi nga gusto itong si Marcos Jr. Yun. Sabi naman ng isa, iwas na iwas daw tayo sila sa mga dilaw
Ang ending, dilaw din pala si PBBM. Pansin ko, mga dilawan ang gustong i-please na itong si Marcos Jr. Instead of the people na sinuportahan siya sa campaign at ang pamilya niya simula't sa poll. Kaya daw naiintindihan na itong mga pulahan ang mga hinaing ng mga hindi binibigyan pansin na itong si Marcos Jr. na todo suporta noong kampanya katulad ni Elizabeth Oropesa at marami pa pong ibang celebrities na pulahan. Good luck po sa inyo. Pero minsan, mag-isip po kayo ng tama. Kung totoo kasi na meron kayong matibay na paniniwala at paninindigan sa katotohanan, hindi kayo madadala ng mga ganitong pananalita ni Marcos Jr.